Hello, good morning po. Dito tayo ngayon sa aming terrace. Yan. Okay. So, papakita ko sa inyo yung view namin na dito sa Ubando. Particular dito sa Pako, barangay ng Pako. So, kung makikita po ninyo, mapapansin ninyo, tubig. Halos sa amin. Yan, tubig dyan. Tapos, sa gawi po dito, yung may tower po na yun, yun po yung tower ng ABS-CBN, Wawang Pulo, Valenzuela na yan. Tapos, looking dito sa kabilang side naman, yan naman po ang liputan. Yan. So, sa liputan, tubig pa rin yan. So, bago ka makarating doon sa barangay nila, kailangan mo magbangka talaga. Yun yung way para makarating ka sa lugar na yun. Pero look, diba? Ang dami-daming bahay doon sa gawin na yun. Okay. And then, sa gawin naman dito, diyan na yung part ng Bukawi, Marilao. So, as you can see, medyo malabo pa po sa paligid doon, sa banda doon, kasi nga medyo makulimlim pa. Yan. Siyempre, since nandito na rin tayo sa terrace namin, ayan ang ibaba ng bahay namin. Yan po, tubig. Diba? Tubig yan. Alam niyo po ba mga mamsies, na dati, itong lugar namin na to, palayan to. Dati, itong lugar namin na to, ang dami-daming tanim dito bago kami lumipat. Pero ngayon, since na madalas na bumabaha dito sa Ubando before, so nag-stagnant na yung tubig. Kaya dito makikita nyo sa lugar namin, dito sa Palapala, more on tubig. Yan. Would you believe dati, dyan pa kami naglalaro? Oh, look. Pero ngayon, tubig. Diba? So dati, lupa nga, apakan mo, ngayon kailangan mo pang lumangoy. Pero, kahit na ganito sa lugar namin, marami pa rin tao dito, marami pa rin bahay na nakatira dito. Kasi, yun lang, talagang kinakailangan ng patambakin yung mga bahay sa amin dito, or yung mga lupa dito. So, gaya namin, dati, itong bahay namin, ito na yung second floor. Yan na po yan. Tapos, ngayon, yung second floor, dinagdagan, yan, hanggang sa naging third floor. Pero, since naka-block na siya, or lupa na siya talaga, yan, dalawang floor na lang itong bahay namin. So, ito yung terrace namin. Yan, dito na rin kami nagsasampay. Yan, sampayan namin. Yan yung mga hanger. Yan po. Then, at the same time, pakita ko rin po sa inyo iba naming tanim. Ah, nakikita nyo po ba? Mga adenium seedling po yan. Yan po yung mga tinatanim ko na binibenta ko rin naman po online. Yan. So, meron akong spider na halaman. Yan, diba? So, meron na siyang tangay, ganyan. Yan po. So, itong mga to, pinaparami ko pa siya. Kasi maganda yan eh. Yan po. Ito, hindi ko lang alam kung ano yung pangalan niya. Yan. Ito rin. Diba? Ang ganda ng kulay. Pink. Sabi niyo ng mga kulay niya. Look. Ang dami kong ganito. Ito, naparami ko lang siya unti-unti. Kaya lang, hindi lang talaga ako. Hindi ko lang talaga alam ang pangalan nila. Yun lang, hirap eh. Pagka bumibili ka, minsan, yung mismong seller, hindi na rin alam kung ano yung pangalan ng mga halaman ng tinitinda nila. Ayan. Tapos ito, bigay lang yan sa akin. Yung mga halaman na yan. Siyempre, yung aking tanim na fortune plants. Dalawang klase yan. Dalawang klase yung halaman na yan. Ito pa po yung isa. Diba? So, meron din akong tanim na sibuyas. Yan, yun nga lang. Siyempre, katabi ng sibuyas, may pansit-pansitan. Diba? O, saan ka pa? May sibuyas. Ay, sorry, bawang. May bawang ka na. Look. May bawang ka na. Mahay, pansit-pansitan ka pa. Yan. So, ito, nagpapanibagong seeding ulit. Masipag yan eh. Nakakaapat na ako yung tanim na yan. Itong tanim na to. Siyempre, hindi ko din alam ang pangalan kasi bigay lang yan sa akin. Yan din po. Yan din po. Yung cactus na to. Yan. Ito yung mga babies niya. Hintad po ba niya? Yan, ang kanyang mga babies. Diba? Welcome plants.
Yan, naparami ko na rin siya. Unti-unti, tatanggalin ko na yan. Alam niyo po ba yan, dahil lang sa dahon, doon ko siya napapropagate. Okay, syempre, ang aking mga adenium. Can't you see that? Oh, lalo na to, yung bago ko adenium. Oh, tignan niyo, oh. Ang liit-liit niya. Ang liit-liit ng paso niya. Pero, ang daming bulaklak. Oh, saan ka pa? Diba? Ang ganda-ganda niya. Oh, sagana. Hitik sa bulaklak. Ang adenium na to. Alam niyo po ba yan eh? Wala pa halos isang taong kong inaalagaan. Ayan. Kita niyo po ba? Oh, ilan ng bulb? Ayan. So, 1, 2, 3. 6. Mas may mga maliliit pa. Oh, ang pangalan ng plants na to ay... Oops, malabo na. Natanggal na siya. Wait, pasahin natin na. Baka mabasa ko pa. Oh, hindi ko na mabasa. Basa niyo po ba, mga ma'am? Malabo na. So, sis, baka naman alam mo kung ano pangalan, kung ano ang pangalan nito. Let me know, ah. Comment lang po down below. Yan, di ba? Natutuwa ako kasi imagine sa ganitong klase ng halaman. Sa ganitong kalaki pa lang niya na halos kasing taas lang to ng bote ng RC. Okay, yung RC yung maliit pero hitik sa bunga. Diba? Oh, some of my babies, adenium. Diba? Ganyan siya kaganda. Yun nga lang, ang pangalan niya, natanggal eh. TV lang yung initial. Ito kasi ang hirap pag hindi nagkaano ng mga pangalan eh. So sa katagalan niya dito sa aking terrace, yan, nalusok na rin yung kanyang pangalan, diba? Oh. Tuwan-tuwa naman ako dito. Wala pa siya isang taon sa akin. Tapos, ganyan lang siyang kalaki. Ang dami niyang mamulaklak. Sana tuloy-tuloy. May mga kasamahan pa to actually. Nung in-order ko to online, 10 sila. Pero, ang natitira na lang na buhay ay 1, 2, 3, 4, 5. So, which means, 5 na yung natigok. 5 na yung namatay under my care. Kasi nga, yung iba hindi maayos, hindi maganda talaga yung ugat. Yung iba naman, over-watering ang nangyari sa akin. So, sobrang excited ko sa pag-aalaga ng ganitong plant. Siyempre, araw-araw ako nagdidilig. Ayan, hindi ko napansin. Dapat pala, once a week lang, siya dinidilig. Or dapat mag-dry na talaga yung kanyang soil. Can't you see what you see? Ganyan siya. Nakakatuwa. Ayan, 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 ayan. Ikaw, sis, ano yung mga halaman mong tanim? Marami ka din bang tanim? Yan, sa loob ng iyong bahay. Marami ka din pang mga tanim na talagang pinag-uukulan mo rin ng panahon. Diba? Siyempre, alam natin na yung mga tanim na yan, it's parang mga anak na rin natin yan eh. Kasi every now and then, vitamin sila, fertilizer. Tapos, didiligan mo, kailangan tama din yung kanilang mga lights. Diba? At hindi mo siya pwede basta-basta pabayaan. Minsan nga, ako nga na-experience ko. Umalis ako ng bahay, nakalimutan ko magdilig. Grabe, hindi ako mapakali. Kaya immediately, pagdating ko sa bahay, ilintay ko lang mag 4 o'clock ng hapon. Yun, nagdilig na ako. Yun, sa pantip yan na, sa pagdidilig ng halaman, hindi rin advisable na kapag nagdilig tayo, ay yung... sa oras ng sa umaga, let's say 9 o'clock, hindi na advisable kasi mataas ng araw niyan. So, pwedeng ma-stress yung ugat. Same as kapag sa hapon, pinaka-best time is between 4 to 5 p.m. Yan. At least, hindi na masyadong mainit at hindi rin iwas stress din sa ating mga halaman. Okay? And isa pa nga palang tip. Yan, natutunan ko rin to sa seminar na inatinan ko. Dapat daw, ang tubig na pinapandilig natin, hindi siya yung tawag doon yung pagkagaling sa gripo, direct agad sa diretso agad din sa halaman. Mali daw yun. Dapat daw patiningin ba ang tawag doon? So, kumbaga
ganito yung ginagawa ko, hindi ko mano yung perfect word eh. Dapat daw, sa gabi pa lang, mag-imbak na ng tubig. Para nang sa ganun, kung may chlorine man yung tubig natin, matanggal siya. Yung sa magdamag na yun. Tsaka yun ang pandidilig natin. So, hindi daw magandang ipandilig yung diretso o galing agad sa faucet ng mga halaman. Ay, ng mga tubig. Okay? So, isa yan sa mga tip na pwede kong i-advise sa inyo. Okay? Bali, dalawa. First, yung time natin, yung timing dapat nasa hanggang 8 a.m. lang as much as possible. Dapat nadilikan na yung mga plants. And then, kung sa hapon naman, 4 to 5. Yan. Para hindi masyadong mainit, para iwas stress. Pangalawa, dapat din na kapag nagdilig ka ng halaman, dapat yung free sa chlorine. Okay? So, sa gabi pa lang, mag-imbak na ng tubig. Then, para nang sa ganon, sa umaga, pagdilig natin, free na siya from chlorine yung ating mga halaman. Okay? So, ito lang po mga mamsis. Okay? Sis. Ay, nako. Salamat po sa inyong pananood ng aking video. Hanggang sa muli po. Pag hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please, pa-subscribe naman po. And then, don't forget to click yung bell button para lang sa ganun every time na meron po akong bagong mga videos, updated po kayo. Okay, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Dito po si Rochelle. Salamat po. Bye-bye.